guys! Welcome back! So, nandito na naman ako ngayon. After ilang weeks ng Japan namin, ngayon pa lang ako mag-haul kasi sobrang tinamad ako. Na, hindi ko sure kung nakuwento ko na sa ibang vlog, pero yung bagahe kasi namin, na-delay siya. Tapos, ang sinakyan pala namin, Jetstar Japan. So, na-delay yung baggage namin ng 4 days. Halos 4 days, oo. Halos 4 days siyang na-delay. Tapos, nung pagdating pa namin ng Manila, madaling araw kasi kami dumating ng Manila. Partida pa, delay pa kami ng 1 hour noon. Tapos, pagdating namin ng Manila, saka lang sa amin sinabi na, wala palang nadalang baggage ni isa, chuchu-chuchu sa inyo. So, lahat kaming sakay ng flight na yun, walang dalang baggage. Tapos, sobrang hindi organized yung pag-receive ng mga complaints, yung pag-list ng mga... Basta may pipirmahan ka dun eh, parang ilan yung baggage na nawawala sa'yo, anong kulay ng baggage mo, anong pangalan mo, kung ipapaship mo yung... papadeliver mo yung baggage mo, saang address, yung mga ganong details. So, hindi organized siya. Nagkakagulo yung mga tao, yung mga kasama namin sa flight. Tapos yung iba nag-aaway na kasi yung iba nagsisingitan, tapos yung iba naiinis, yung iba galing pa sa connecting flight, yung iba OFW na saglit lang, tapos babalik na ulit ng Japan. Ang dala nila yung mga pasalubong nila sa mga loved ones nila, sa pamilya nila, tapos biglang wala. Tapos wala man lang kumausap sa amin ng maayos na, huy, nawawala na, hindi namin nadala yung baggage, so pasensya ka na. Pero ipapadala namin, imi-make sure namin sa next available flight, dadalhin namin, walang ganun. Kumbaga parang kami pa yung kailangan tumawag ng tumawag. Kumbaga parang kami yung nagbibig ng information sa kanila, ganun yung nangyari. Yun. Pero so after 4 days, ako pa yung tumawag sa kanila kasi araw-araw tumatawag ako. After 4 days, saka tumawag ako, sabi nandun na nga daw. Tapos, ang nangyari pa nun, yung isang, tatlo kasi yung baggage namin lahat. Yung isang bagahe na maliit, nandun sa Terminal 1, kung saan kami nag-land. So, kasi dun yung sa Jetstar sa Terminal 1. Tapos, yung dalawang bagahe na malaki, nandun naman sa Terminal 3. So, imagine yung ginawa nila, from Terminal 1, nagpunta ako ng Terminal 3 pa. Yung pamasahin, everything, yung traffic, yung oras mo. Although, pwede naman nilang ipa-deliver. Kaya lang nga, yung kapatid ko, diba, uuwi na ng Canada. So, hindi ko naman pwedeng i-risk na, sige, go ipa-deliver nyo. Mamaya magka-bulilyaso na naman. Kasi kapag ilalabas yun ng airport, dadaan pa yun sa custom. So, minsan, yun yung nagpapatagal dun. So, kaya yun, inano ko na. Chinaga ko na siyang dayuhin at kunin dun sa airport, kahit dalawang airport na magkalayo, diba? And, hindi sila tumawag sa akin para sabihin na nandun na yung bagahe ko. Ako pa yung tumawag para malaman kung ano nang update doon. So, well, yun lang. Tapos lang aking hanash. Ayun. So, after ilang weeks, ngayon pa lang ako mag-haul. Pero, pinag-haul ko na si Tope bago siya umalis. Hindi ko lang sure kung papanoorin ko pa yung hinol niya. So, pero, if ever man na magdodoble, ikakat-cut ko na lang yung video. So, yung mga pinamili namin, hindi siya yung mga super expensive items, yung mga luxury items, hindi siya ganun. Mas natuwa kami dun sa, kasi more on pasyal kami sa Japan eh. So, mas natuwa kami dun sa 100 yen shop. Hindi kami masyadong nakapag-Daiso, pero nakapag 100 yen shop kami. Parang ang pangalan nun, Kandu, C-A-N, tapos D-O. Lahat siya 100 yen. Alam ko lahat eh. Kasi itab lang. Ha? Yung 100 yen ay 50 pesos. So, kasi halos divided by 2 sa pera natin. So, 50 pesos siya lahat. Nakakatuwa, guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga yon. Tapos, halo-halo natuwa. Meron kami mga pinamili sa Don Quixote. Tapos, sa grocery doon. Nag-grocery din kami ng very, very light. Tapos, saan pa ba kami bumili? Grocery, Don Quixote, sa ABC Mart. Kasi may binili kaming sapatos para sa mga bata. Tapos, yun pa pala yung nakakainis. Naalala ko na naman. May sobra akong 20 kilos na bagahe. Kasi nga, hindi na kami nakapamili ng last day. Kasi sobrang haggard pala mag-commute ng by train from dun sa Tokyo papunta sa Narita Airport. So, kaya, imbis na umalis pa kami, nagpahinga na lang kami dun sa airport. Sa airport, sa Terminal 3 ng Narita, wala rin masyadong mabibili. Ayun. So, imagine, may 20 kilos pa ako na binayaran na sobra. Tapos, wala rin pala.
So, ayun guys. So, ito na. Ito na ang aking mga pinamili. Halo-halo na kasi sobrang gulo niya. So, sa 100 yen shop, doon ako bumungga ng bili kasi nga, sobrang affordable niya. Tapos, ang maganda kasi doon, yung may mga items doon, halos yung mga items doon, yung hindi mo siya dito makikita. Tapos, nakakatawa kasi siya, napaka-innovative. Siguro yun yung isa sa gusto ko sa mga sa mga Japanese kasi napaka-innovative nila. Yung parang hindi mo iisipin na, ay, pwede palang may ganitong bagay para mas comfortable, para mas madali yung buhay mo, para mga ganyan. Ayan, so, yung anak ko kasi, si Enzo, mahilig siya sa origami. Tapos, tamang timing, nakita ko doon, ang daming mga origami paper. So, isang, may mga sizes siya. Marami akong nakuhang ganito, hindi ko na lang alam kung nasaan. Kinuha na yata nila. Ayan, so, bumili ako ng origami paper. May isang malaking ganito. Imagine, 50 pesos lang to. Tapos, 25 pieces na siya ng paper. Ayan. So, alam ko, inubos ko yung nasa rack eh, na ganito. Parang mga 5 or mga 10 pieces yata na ganito. Tapos, yung ganitong size din, kinuha ko. O, 50 pesos lang siya. Tapos, 35 pieces sa isang ano, sa isang pack. Tapos, meron din, ito yung may mga design. Ayan, origami paper din na may ano, fancy-fancy design. 48 sheets, 50 pesos din siya. Ayan. Mami, yung mga... Alin po? Yung mga... Ayan, guys. Tapos, bumili din ako nitong scrapbook. Tumo 50 pesos lang, di ba? Ayan. Kasi madalas, kinakailangan ng mga bata sa school to. Yung mga scrapbook, eme. Ayan. Bumili ako ng dalawa yata yung binili ko. Ayan. So, 50 pesos. Sa atin, magkano na to, di ba? Tapos, bumili rin ako ng sketchbook kasi si Oreo mahilig mag-drawing. Ayan. So, 50 pesos din to. Magkano to sa atin, di ba? Ayan. Tapos, bumili rin ako ng drawing paper. Kakaiba to kasi naka-ganyan na siya dyan. Tapos, colored siya. Ayan. So, iba-ibang kulay siya. Para siyang colored paper sa atin. Ayan. 50 pesos din. Tapos, bumili ako ng ano to? Blackboard sheet. Ito, pwede mo siyang idikit. Kunwari, yan, ilalagay ko dun sa whiteboard ko, parang, or sa dingding, gusto ko ng menu for the day, menu for the week, mga ganyan. Ilalagay ko dyan. Alam ko, bumili ako ng chalk kasama nito, yung nakalagay dun sa ano. Ayan, tapos, bumili din ako ng, ito, yung hard case. Sobrang dami talagang mabibili dun sa ano na yun. Parang kulang pa yung, malaki yung napuntahan namin sa May Shinjuku eh. Parang kulang pa nga yung isang, ilang oras ba kami doon? Parang feeling ko kulang pa sa pagtitingin siya kasi ang daming mga malilit na items. Tapos yung iba kailangan mo pang titigan ng maigi kasi nga, di ba, naka-Japanese language yung ano niya, sulat niya doon. So yun, nakaaliw siya. Ayan, ito binigay sa akin ni Venice. Ito yung binili kong chalk. Naka-partner doon. Tapos meron siyang chalk holder. O, 50 pesos lang din siya. May kasama na siyang 12 pieces na white chalk. Tapos, bumili ako ng ito ng card case. Hard type. Dapat dito ko ilalagay yung ano, yung mga ano ko eh, JR pass, yung passport. Kaya lang hindi ko na naubos na yung time ko. Hindi ko na siya na ano, naalalang i-ano. Ilagay dito. O nga pala, dun sa Candu, sa 100 yen shop and sa Daiso, hindi sila tax-free. So, yung 100 yen ay 110 kasi may 10% sila na tax. Ayun. Yun lang. Tapos, yung iba sa 100 yen shop, hindi tumatanggap ng credit card. So, make sure na lagi kayong may dalang cash. Ayan. Tapos, kapag may nakita kayo, bilhin nyo na kasi baka mamaya wala na kayong time bumalik or baka wala na or ano. Basta pag may nakita kayo doon na gusto nyo na mura, bilhin nyo na. Ayan. So, ito yung card case. Oh. Ayan. Pwede mo siyang lagyan ng passport para, di ba, sa immigration hassle, yung kapag passport holder, tatanggal-tanggalin mo pa. At least, ito, nandito na yung boarding pass mo, yung ticket mo, or kung ano man, passport mo, ballpen, yan. Shoot mo na lang dyan. Tapos, matigas siya. So, hindi malulukot yung mga bagay-bagay sa loob. Tapos, itong cute, o, tingnan nyo. Ano siya? Carry pencil. Tapos, manipis siya. So, pwede mo siyang i-shoot lang na ganun sa notebook. Ayan. Ayan siya. Pwede mo lang siyang i-shoot sa notebook.
Tapos, ano pa ba? Yung dalawa yung binili ko nito. Yung dalawa siya. Tapos, ito yung gusto ko. Yung hinahanap ko. Nabili ko kasi ito sa Daiso Cambodia. Tapos, hinagahanap ako nito sa Philippines. Wala akong makita. Tapos, ang mahal. May nakita man ako, namamahalan ako. Parang ganun yata. Kaya hindi ako bumili. So, ito, nabili ko doon. Ayan, 100 yen. Tapos, ibang color siya. Ito yung may magnet sa likod. So, pwede mong idikit sa lahat, sa mga, sa metal. Tapos, pwede mo siyang lagyan sa loob ng kung ano man. Ayan. Isang ganitong color, tapos isang pink yung binili ko. Ano pa ba? Ayan, bumili din ako nitong stamp marker. Ang cute kasi niya. Ang kukit ng mga ano dun, di ba? Pwede siyang stamp. May mga star-star siya, may mga tip siya, tapos pwede rin siyang marker kasi ang dami kong mga babasahin ngayon, so kaya ito, bumili ako ng mga markers. Ano pa? Ito pa yung isa nakakatuwa, oh. Yung pwede mo siyang ilagay sa kilikili mo, sa damit, ishoot mo dun sa sleeves, yung dito, para kapag super init-init, hindi mabab... Ito yung mag-absorb ng, ano, ng pawis. Ayan. E, pawisin pa naman yung kilikili ko, kaya ayan. Para wala kang yung ano, yung parang pawis something sa kilikili. Ayan. Tapos bumili din ako ng soft case para naman sa, ewan ko kung ba't ko siya binili, parang gusto ko lang siyang lalagyan ng something, mga resibo or what, yan. Soft case naman siya na ganito lang yung size. Ayan. Tapos meron din, diba, super innovative nila. Meron ditong socks hanger for kids. Eh marami silang socks na ganito. Kaya, mbala ko dito, ilalagay ko to sa lalagyan nila ng mga sand, mga underwear para hindi bulky. Kasi 'di ba ang bulky kapag ka, ano, kapag ka, ang tawag dito, kapag ka, nakabalot na ganun yung socks. Tapos nakalagay dito sa likod, pwede siyang isampay dito. Tapos diretso na, pag natuyo na, diretso na siya sa ano, sa lalagyan nun, sa cabinet. And kasi medyo plastic siya, oh. Kaya plastic, 'di ba? Tapos ito, wala nang laman. Pero, nasaan nabili naman ito? Pero gunting to eh. Scissors. Scissors siya na para siyang plastic. Plastic tuloy. Para siyang chopstick na scissors. So, parang isang mahabang ganyan lang siya na gunting. Tapos, ito naman, yung... Kay ano yata? Ito eh, kay Top yata. Ito eh, naiwan niya. Baka i-re-regard niya or something. Ito. Ito naman yung parang pang-clip dun sa cord ng iPhone. Para kasi diba yung iPhone, madaling masira yung mga dulo-dulo. Ayan, binili niya. Mami, ito. Ayan, tapos, bumili na naman ako ng metallic marker. Sabi sa inyo, mahilig ako sa mga marker. Ayan, o 50 pesos. Diba sa Daiso, magkano rin ito? Doon, 50 pesos lang siya. Ayunan mo kami, Mami. Tapos, ito naman yung, ito na pala, nandito na pala yung mga ano origami paper. Ayan. Ang daming origami paper, yung scrapbook, meron pa pala dito. Ayan. Tapos ito pa yung isang natuwa ako doon, yung ano, tawag dito, yung mga whiteboard na magnetic na parang whiteboard na bubura siya. And so pwede mong idikit dun sa whiteboard mo, tapos hindi ka na magsusulat ng kung ano man para saan man yun. Tapos yan, sulat ka lang dito, anong gagawin mo ng date, o kung nagawa mo na ba. Ayan, ang cute niya, di ba? Meron pa akong isang binili, yung weekly schedule naman. Ito, magnetic din to. Pwede kong idikit sa ref, or din sa whiteboard na magnetic ko, or sa kahit saang metal. Ayan. Ano pa? Tapos, ito. Nakita ako doon, usong-uso doon yung flushable wipes. Dito kasi sa Landers lang ako nakakakita ng mga flushable wipes, saka sa SNR. So, doon, nakita ako. Kaya ako na, ano yung flushable wipes? Kasi, dun sa Airbnb na pinagstayan namin, meron siyang wipes doon, tapos nakalagay flushable. So, parang, pati yung toilet tissue nila, flushable din siya. So, yan, bumili ako doon ng flushable wipes. So, pa dito, ano pa to? Slider pa. Ito parang organizer din siya. Ayan. So, isa siyang mahabang, hindi ko natatanggalin. Basta isa siyang mahaba, ano siya, para siyang ziplock. Pero, mahaba siya. Tsaka medyo makapal. Ayan. So, tapos gray siya. So, okay. So, pwede mo ilagay dito yung mga, yan, yung mga underwear, socks, and all, kapag nagpapak ka.
eh, kailangan ko itong makatulong ito sa amin kasi pag umaalis kami, di ba, ang dami-dami kong bitbit lagi. Apat yung bata, tapos may isa pa kaming toddler. Ayan. So, lahat sila magagastos sa damit. So, para organize din yung damit nila. At sure ako na wala akong makakalimutan. Ano pa? Yun lang yata yung nabili ko sa ano. Ay, ito pa. Super good deal to. Ito, oh. Yung mga, anong tawag dito? Yung mga packing cubes. 50 pesos to, imagine. Dito sa atin ang mahal. Yung bili ko nga sa packing cubes ni Ben, ano eh, 200 plus ang isa. Ito, 50 pesos, 100 yen. Bumili ako ng pink. Ng, ito, may malaki, may maliit. Tapos malaki rin na blue. Tapos ito, parang, pili ko may binili pa akong green eh. Hindi ko alam, basta siguro na, basta good deal to guys. Ito, pag pumunta kayo doon, okay na to. Yan. Punta tayo sa nabili ko sa Don Quixote. Okay. So, unang binili ko sa Don Quixote. Nung una palang punta namin, yung Don Quixote, may nakita kami sa may Osaka. Hindi pa nga namin alam na Don Quixote pala yun. Narinig lang namin na, donkey, mga ganun-ganun. So, parang sabi ko, ay, siguro Don Quixote to. Tapos, Mega Donkey ang tawag sa kanya. So, yung Mega Donkey pala, yun yung sobrang laki na Don Quixote. So, sa Osaka siya, hindi ko matandaan kung ano ba yung pupuntahan namin doon. Ay, dapat mag-Osaka Tower kami. Hindi ko alam kung Osaka Tower yung tawag doon. Basta, may pupuntahan kami sa Dotonbori, tapos nadaanan namin yun. Kasi yun yung station na bababaan namin. So, malapit lang siya sa train station. Tapos, ang dami doon, as in yung mga Anello bag sa katambak doon, yung mga LV na second hand, mga nakatambak lang doon, kung ano-ano mga branded luxury bags, nakatambak lang doon, nasa labas lang, nakadisplay lang sa labas. Tapos yung mga, yun, mga Anello. Yung Anello yata, parang, kung i-convert sa pera natin yung backpack dito, yung mga classic, yung red and cream na may black, tapos yung mga plain, nasa mga 1.5 lang, or less. Yun, ganun. So yun, mapunta na tayo. Pero ito, sa Tokyo na namin to binili, kasi nga, ayaw na sana namin magbitbit. Kasi nga, nag-shinkansen kami from Osaka to Tokyo. So, sabi namin, yun, doon na kami bibili para konti lang yung bibili namin. Ayan, so bumili ako nitong chocolate. Se, ano to, parang, if i-convert sa pera natin, mga 700 pesos. Pero, ang laki na niya. Ayan, sobrang malaki na siya talaga. Tapos, bumili din ako nitong yung Shiseido na medicated pressed powder. Isang pack yung binili ko nito. Yung iba, pinamigay ko nang isang pack siya. Kasi parang, nakalimutan ko na guys kung magkano yung isa nito. Kasi hindi rin ako nag-vlog sa Donki. Pero, ang binili ko yung isang ganun na bulk. Kasi sobrang mura siya. Parang, if i-compare mo siya sa price ng isa-isa, ano siya, 20% off. So, malaki yung masasave mo pag isang pack yung bibilhin. Yan. Tapos, bumili din ako ng shoe. Yung mura na eyelash curler. Parang 600 pesos to. Equivalent sa pera natin. Hindi ko nga alam kung bakit ito binili kasi hindi naman ako nag... Kasi diba nakasalamin ako. So, hindi rin ako masyadong maarte sa mata. Hindi ako nag-eye makeup. Hindi ako nag... kung ano-anong linya-linya ganyan. Pero, syempre, naisip ko, since nandun ako, bilhin ko na to dahil ang mura nito doon. Tapos, who knows, baka mag-contact lens ako ulit. Sipagin ako mag-contact lens at kailangan ko mag-makeup-makeup. So, at least, yan, meron ako. Isa lang naman yung binili. Tapos, bumili din ako ng ito. Dahil sobrang cute niya at gustong-gusto ko sa Sailor Moon, ayan, bumili ako ng lip balm, lip cream pala na wand ni Sailor Moon. Hindi ko alam kung gagamitin ko. Ang cute kasi, ayan. Tapos, what else? Yung mga sangkaterbang KitKat. Yung mga sangkaterbang KitKat, guys. Ang dami kong biniling KitKat doon. Pero parang kinain na nila lahat. Wala na yata ditong KitKat. Wala lang ang KitKat. Inubos na nila yung KitKat. Ay, ito pala guys. So, ito yung sinasabi ko sa inyong gunting. Tapos, ito. Ayan. Tapos, ito pala. Yung sa 100 yen shop din. Yung mga baby wipes na water wipes. Ang mahal nito sa atin ha. Pag nagsasale kasi yung Mami Poco na ganito, 80 pesos ang isa. Ito, 50 pesos lang dun. Eh, regular price yun, hindi na kasi. Tapos, meron pang isa yung Milky Lotion eh. May Milky Lotion pa na ganito. So, parang pagka pinahid mo siyang ganun, parang naka-lotion na rin yung balat mo. Yan. Saan yan? Pasensya na guys, ha? Halo-halo na siya. Yan. Tapos, naku, nawawala na yung mga ano, KitKat. Nasaan na ba yung mga KitKat? Kinuha na nila yung KitKat lahat. Wala na talagang natirang KitKat dito.
Wala na. Naubos na yung, sa bagay, ang tagal ko naman kasi bago hinon ito eh. Ito nga, buti may natira pa. Ito oh, nabili ko rin sa Donki. Ang sarap nito guys, as in. So parang lalaba siya, 30 pesos lang. Ito ang sarap talaga niyan. Ayan oh. Itong dalawang klaseng flavor lang yung binili ko. Ito, yung vanilla, tsaka yung chocolate. Ayan. Sobrang sarap nito. Pag pumunta kayo doon, bumili kayo nito, pwede nyo itong pangregalo or pang pamigay nyo. Kasi, ang sarap talaga siya. Kasi hindi mo akalaing mumurahin. Tapos, ayun, bumili rin pala ako nito. Sa 100 yen shop na rin to. Yan, mga chopsticks. Ano pa? Ito pa, padamihan ng green tea. Nawala na kasi yung iba eh. Ito oh, green tea. Sobrang daming green tea doon. Yung iba halo na sa Donki, yung iba sa grocery. So yan, matcha milk. O, diba? Matcha milk. Matcha na poke. Matcha na biscuit. Tingnan nyo naman, cookies. Na furuta. Ayan, warak-warak na siya oh. Tapos, cafe Latori na matcha rin. Matcha drink. O, diba? Puro matcha. Tapos, ito, sa Starbucks naman, sa ko itatry ko, green tea, matcha, green tea. O, yan. Starbucks. San pa ba? Tapos, yung iba kasi naubos na. Pero, pag pumunta kayo dun, guys, yung mga 7-Eleven dun, yung Lawson, tsaka Family Mart, meron silang mga biscuit na sa kanila talaga, brand nila. Ayan, bilhin nyo ang sarap niya. Ito o yung chocolate biscuit. Yung, meron pang isa yung naubos na, pero ito na lang kasi yung sabi ko, wag muna nilang kainin para mapakita ko. Ayan. Meron to sa Lawson, tapos ito 7-Eleven. Yung sa, ito yata sa Family Mart. Ay, hindi. Lawson din yata to. Ayan. Ano lang to? Basta guys, mura lang to. Parang 50 pesos lang din yata or less. Tapos, sa Don Quixote or sa mga Lawson ganyan, sa mga drugstore, bumili rin ako nito. Hindi ko pa ito na-try, pero sabi nila maganda daw to. Yung iba pinamigay ko, ipapamigay ko, pampasalubong. Tapos yung iba yan, gagamitin ko. Ang natitira na lang kasi doon, itong red, parang rose scent yata to. Pero may isa doon yung plain, yung blue. Ito na lang yung natira sa akin. So yan, ito na yung binili ko. Tapos sa grocery doon, nakakita ko. Ang daming mga cute na candy doon, guys. Saka mga biscuit kung ano-ano. Meron may nakita ako na napabili ako nito kasi nung bata ako, palagi akong bumibili ng ito. Yung sinisipol siyang ganun. May kulay pa nga yung sa atin. Yung mga tinitinda dito, may kulay parang pink, blue, ganyan. Tapos yung kalahati, white. Ayan, sinisipol siya. Kaya sabi ko, ipapatry ko to sa mga bata. Matutuwa yun. Naku guys, wala na talagang KitKat. So umaasa ako na sana na vlog ni top sa haul niya yung mga KitKat na binili namin. Tsaka yung mga sapatos na rin. Kasi yung mga sapatos, nasuot na nung mga bata. Ayan, anyway, mabalik tayo. Bumili rin ako ng Royce sa, ano, sa airport. Ayan. Ano to, sabi nila mura daw to dun. Kasi dito parang 500 to 700 pesos. Tapos dun na, abot lang siya ng mga 350 pesos. Mga ganun. Basta, mura siya. Tapos, ang sarap niya. Bumili ako ng green tea, pero syempre, naubos ko na yung green tea matcha nila ng flavor. Ang sarap. Yung tipong para siyang ice cream, pag kinain mo siya, tusok-tusok mo siyang ganyan. Meron siya ditong ano eh. Hindi ko nabubuksan guys. Pero parang may tinidor siya something. So, ito na lang yung natira dito kasi yung iba kinain na. Ayan. So, sobrang sulit to kasi masarap naman talaga siya. Ayun guys. Tapos yun, ano, sana pinakita nito yung mga sapatos. Yung sapatos na yun sa ABC Mart, ang pinuntahan namin yung ano, factory outlet. Maraming ABC Mart na nakakalat eh, kaya lang hindi lahat maraming selections. Like yung dun sa Shibuya Crossing, meron dong ABC Mart, kaya lang parang ano siya, wala masyadong nakasale doon. Pero yung napuntahan namin, medyo tagu siya, pero sangkaterba yung nakasale niya na, ano, na mga sapatos. Yun nga lang, broken sizes. Yung iba nakasale kasi maliliit na size. Ayun. So, yun lang. Naswertehan lang talaga namin na may sale na sapatos. Feeling ko pinakita dito. So, i-insert ko na lang dito yung, ano niya, yung haul niya. So, i-share ko lang sa inyo yung mga napamili namin sa Japan. So, it's a mix of, ano na to, Osaka, Kyoto, and Tokyo. So, doon muna tayo sa major stuff. Yung mga prices, ilalagay na lang sa screen below. So, hindi ko na matandaan sa dami.
So ito, bumili kami ng tatlong shoes for the kids. So pakita ko sa inyo isa-isa. So ito is Adidas. Bulabi siya. Nabili namin siya sa ABC Mart. Napakamura ng mga bilihin nila doon. Discounted yung mga price. I think yung tatlo na to is like 170 Canadian dollars. Yung isa naman is kulay may pink and blue. Tapos yung pangatlo is pure black lang siya. So 170 silang tatlo. Canadian dollars. Tapos ito, itong chocolate from Universal Studio sa Osaka para sa pamangkin ko si Arya. Yan, ang ganda siya. Ang ganda ng kanyang cover and yung chocolate. Yan. Tapos, ito nakakatawa yung mask nila kasi yung first 2 days na nasa Japan kami, talagang parang nagkaroon ako ng nasal congestion. So parang gusto ko ng ano, na parang mas. Tapos nakabili kami nito. Ano siya, napaka-warm talaga niya. It helps my ano, nasal congestion. So, meron siyang eye patch kasi talaga wala kaming tulog yung eye bag namin, grabe. So ito, eye patch. Tapos ito bumili rin ako ng ano, parang spray siya, nakaka-fresh siya. Sinabi lang 'to ng friend ko. Sa Family Mart nata namin 'to nabili. Ginagamit siya ng mga artista, sinabi sa akin. Parang nakaka-fresh lang siya. I-spray mo lang siya sa mukha mo tapos 'yun. Feeling fresh na. Tapos along with this, parang binigyan kami ng promo ng mga salesperson doon na nagkaroon ako ng discount dito. Yung high cream siya, maganda siya talaga sa kamay kasi na-try ko, nakaka-soft siya ng kamay. Yun. So, kaya ko siya binili. Ano ba ito? Tapos yung mga small stuff, ito nabili namin sa 100 yen store sa Japan. So, para siyang dollar store na sa US or in sa Canada na mura lang talaga. So lahat ng item doon is like 100 yen or 110 yen. Yun, tax free daw. Ayan, so ito yung parang sa charger. Ipapato mo siya. Kasi ito na naman yung mask kasi talagang inubuubo ko doon siya kasi sumakit yung ano ko. Lalamunan. Tapos pumili kami ng tag. Tapos pumili kami ng tea. Yan, green tea yan. Tapos ito ang cute to. Parang holder siya pwedeng sa CR or sa room nyo for the charger, toothbrush, or tissue, or whatnot. And marami ako nabili. Tapos yung mga parang pambagbag lang. Ito. Mga para siyang ziplock. Ganyan, just to organize things. Tapos yung mga pamigay ng mga small stuff again. Yung charger. Tapos mamili ako ng mga magnetics. Yan, pamigay sa Canada. Yan, marami siya. Yung price niya nasa baba. So, yan, yung mga pang fridge. Ito yung mga cute nilang ball pens. Yan, yung may design sila sa top. Ito pa pala guys, so, t-shirt roll. So, kapag aalis kami, ano to, parang yung t-shirt iro-roll mong ganun, tapos pwede mong ilagay siya sa bagahe, or yung mga boxer brief siguro ni Vince, pwede kong iayos ng ano dyan, nakaganon. Kasi syempre, di ba, parang, para makasave ng space din. Ayan. Di ba, napaka-innovative ng mga Hapon. Tapos, ito na. Para mapatikman ko sa mga anak ko, sa family ko, yung itsura ng ramen na sobrang-sobrang trip ko talaga yung ramen nila. Bumili ako, ayan. Bumili ako ng Ichiran Ramen. Mas mura to kaysa, mas mura sa Donki kasi nga tax-free siya. Kaysa sa bibili ka sa mismo Ichiran. Sa Ichiran mismo, nagbibenta sila nito. 2,000 yen. Pagka bumili ka sa, ano, sa Donki, nasa 1,800 na lang to. So, I suggest dun kayo bumili. Tapos, tinanong ko kasi yung nagbibenta dun sa Ichiran mismo. Sabi ko, ano bang mas okay? Kasi may isang klase nito, yung parang, ano na siya, instant noodles talaga ang peg niya. Yung nakapack na lang siya na maliliit na ganun. Kano po mas okay? Ito bang mahaba? O yung parang instant noodles? Sabi niya, mas okay daw. So, ito yung binili ko. So, sana nga, okay to. Apat yung ganitong binili ko eh. Ayan. Ayan. Apat sila. Excited na ako. Ayan. Dahil na-haul ko na, pwede na namin itong lutuin. Ayan.
Tingnan natin kung anong lasa nito. Ayan, guys. Nakakatawa nga kasi pinapanood ko yung haul nito. Sabi niya, yung pinabili daw na to, sponge daw. Eh, hindi naman to sponge. Ayan. So, ito. Ayan. Ito yung, alam niyo yung nauuso ngayon ng magnesium pellets. Ayan. So, hindi ka na maglalagay ng sabon. I-shook mo na lang ito sa washing machine. Tapos, ikot-ikot siya. Ito na yung parang magiging sabon. Eh, sabi nila, okay naman daw to. Ano daw siya. Malinis naman daw talaga siya. Tsaka mabango. Matatanggal talaga niya yung mga dumi. So, yan. Sa Tokyo Hands ko ito nabili. Nakakalat siya sa Japan. Meron sa Osaka. May sa Kyoto yata. Meron sa Tokyo. Ayan. So, meron ito yung pang regular. Tapos, meron din yung pang baby. Mag-chan. Kasi siguro, kaya mag-chan. Kasi magnesium kemero. Ayan. Yung Tokyo Hands, ang ganda niya actually. Ang laki niya, yung napuntahan namin dun sa may Osaka, sa may Umeda yata. Hindi ko sure kung sa Umeda o sa Namba. Pero sa station ng... Hindi ko na maalala, guys. Basta pagbaba ng station, isang malaking station yun. Namba yata? Namba siguro, hindi ko sure. Namba yata. Tapos makita mo na siya dun. Kasi marami siyang mga mall. Tapos nandun siya sa loob ng mall. Parang dalawang floor o tatlong floor siya. Na Tokyo Hands lang. Tapos, ang dami-daming selections, yun nga lang, ano siya, medyo pricey siya. So, kung, pero kung papipiliin mo ko kung doon o sa Daiso or 100, doon ako sa Daiso. Kasi, well, ano lang eh, 50 pesos lang. Although, magaganda talaga yung mga items dun sa Tokyo Hands. Ayan. Tapos, bumili na rin ako ng, ano, yung panglinis sa washing machine. Ito o. Sa totoo lang, ang hirap mamili dun kasi talagang di mo maintindihan kung ano yung mga nakasulat. Di parang dapat laging may feature lahat. Ayan. Tapos, ito lang yung nag-iisang, ano, nabili ko sa Harry Potter. Ito, ang cute kasi, di ba? Yung Time Turner. Ang may hawak nito nun, si Hermione Granger. Tapos, parang totoong ano siya talaga. Kasi pag ginanon mo siya, ayan o, mag, talagang may sand siya sa loob. So, di ba ang cute? Keychain. Bagay siya sa bag ko, o tanyo, o. Diba? Ayun lang, guys. So, I hope na-enjoy nyo ang haul namin ngayon, ang Japan haul namin. Sobrang dami-daming murang mabibili sa Japan talaga. Yun nga lang, mapaparami rin ang gastos. Thank you for watching again, and please subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe at bago kayo sa aming channel. At pakinggan na rin po ang like button.